Uy! Hello! Ayos na. Hello, mga idol! Good evening! So, syempre, ayan, nadidinig ba tayo? Nadidinig niyo ba ako, mga bossing? And welcome back dito nga sa Kuya Nick para sa isa na naman pong bakbakan ng ating ESL 1 Los Angeles 2020. And still, we're your shoutcasters. This is JB. And this is Diane. Kamusta? Kamusta? Magandang gabi, mga idol. Kamusta po kayo? Hello kala Kuya Benj. Guys, share nyo na public yung ating live stream. Pwede ito sa sound ba? Pinakinggan ko. Sorry guys. Wala. Sorry. Pinakinggan ko lang. Kaya huminto ako. Pero wala pa tayong Dota 2 sound, guys. Hi! Hello! Kala ko yung Joseph Kunanan. Kamusta? Kamusta kayo dyan, mga idol? Ay, pero muna tayo yung keyboard natin. Ayan. Pero mga best, once again, this is gonna be between Gambit Esports, yes, and syempre, the OG. OG. Na, one and OG. OG. Minus Ana and minus Topson. Okay. Bet muna tayo, James. Bet muna tayo, James. Para sa mga gusto ding mag-try, mag-bet, guys, check nyo na. Ayang nasa taas, loot.bet. Pero wait, ba't nag-freeze yung aking screen? Para pa sa guys, tayo na niya, loot.bet. Siyempre, gamitin nyo na rin yung aming bonus code. Nalupon, tinan nyo, nag-freeze ako. Nyari. Game on winner, Gambit. Game on, natatakam ko na naman sa odds, James, eh. Ano ba yan? Wait, Dayan. Hindi na gano'n si Dream, yung mouse. Si Dream yan. May aswang ata. Hello. Wait lang guys, teka lang. Bebet mo na tayo. Ben, alam mo ba yung kwento dyan? Anong yung kwento? Yung kwento dyan sa kwarto ngayon. Ano? Anong kwento? Sige nga, marinig nga. Kasi si Eric, dyan siya natutulog nun. Ah. Tapos, natutulog siya, tapos di ba syempre naiiwan yan pagkawalang, ano, pagkawalang stream. May lumalabas na, ano, ng mga tawag dito, parang may nagta-type. Oo. Diyan sa ano, sa parang, kasi di ba usually may naiiwan dyan na notepad. May naiiwan dyan na notepad or what. Parang si Eric nun, sabi niya, nakwento na lang sa amin nun dati. May nag-flash daw, akala niya, nagpe-play lang yung commercial sa Kuya Nick. Eh, wala palang naka-play. Wala pala doon naka-play. Tinignan niya din yung doon sa may task manager. Wala daw. Kumbaga, parang may nag-flash doon sa ano. Eh, dapat pagka ano, ang monitor naka-still lang, wala namang gumagalaw. Steady tama, lang, di ba? Tama. Eh, bigla daw parang may nag-flash gumagalaw. Sabi niya, parang wala naman nakaupo doon. Kasi ba, hindi kita yun dati nung nandun yung upuan. So, tinig niya daw. Butik wala naman daw. So, parang siya, edi takbo siya dun sa kabilang ano, takbo siya dun sa kabilang kwarto. Takot siya. De, ang sabi-sabi nga di kasi naman daw dito, meron daw dito ang chikiting, meron daw bata dito mga at idol. At talaga, ay chikiting patrol? Oo, bata daw. Ano na, nakita na ni Arts. Ni Ronel. Nakita na ni Arts, ayun, may datatusanta. Nakita na ni Arts saka ni Tom. Parang parehas na sila nang sinabi. Tapos sabi nung ang kwento diba ni Arts, nagpakita daw sa kanya, nung bago lang siya dito, parang win-welcome lang daw siya. Buti na lang sa akin, hindi ginawa yun kasi ayoko po ng ganyang welcome kung naririnig niyo man ako dito. Hey guys, I know you're listening, yeah? Dayan to, hey! Wag po tayo magparamdam kahit ano. Ayoko po, di po kakayanin na puso ka. Pero bet muna tayo, James. Sa tayo dito. Ito kakayanin pa natin. Bet tayo, wag muna titignan yung odds eh. JB, dyan tayo nagkakatalo eh. Ay, day, game on. Ikaw muna. Basta game to ako bebet. Game to ako bebet. OG ako dito. Magkano dito? Tayo safe. Kano to? 500 mo muna. Safe lang tayo. Safe lang. First 10 kills. OG na ako dito eh. Siyempre mga wala best. Na. Mapuan na lang. Ay. God beats naman. Guys, game number 2 na lang. Pero okay na yan. First game, mga idol, dito tayo sa OG kasi agresibo lumaro yung OG eh. Diba? Oo. Tingin ko, OG rin to. Yun nga lang, di po tayo mabot. Pero kung gusto niyo rin po na mag-try, mag-bet, mga idol, ayan, check nyo na po yung loot.bet. Gamitin nyo na rin yung bonus code na Lupon para kung magkano yung kakashin nyo, doble agad ang papasok sa account nyo, okay? And yung mga bago pasok pa lang dyan, welcome po sa Kuya Nick na page. Please do like and share yung ating live stream. Thank you, guys. Thank you so much. Maraming salamat po. And syempre,
Kumbaga, nagpa-farm pa lang dito ngayon yung DK. Kailangan pa ng item ng Gyrocopter, even itong si Ember Spirit. Check nyo na yung Dota 2 Hunt para makapag-flip ng inyong mga items. And gamitin nyo na din yung ating referral code na LuponWXC if ever man pong di nyo pa nagagamit yan. At syempre mga boss, magkakaroon kayo ng small something dyan. Pero kasi, ang maganda dyan sa Dota 2 Hunt, yung mga 0.5, 0.7 nyo, pwede nyong pagsamasamahin para ma-flip nyo up to an Arcana value. Depende na lang sa 30 nyo mga boss. Sulitin nyo na. Yung aming bonus code, guys, gamitin nyo ha. Habang draft pa naman, wala pa yung first 10 kills sa dinayaan nyo. Sa game number 1 natin, pwede kayo mag-flip, flip, flip lang po muna dyan. Pero kung wala naman po kayo pang flip, guys, dito na po tayo sa Let's Bet. Fast, safe, and secure. Check nyo lang yung Facebook page na letsbetfacebook.com/betabots. Pwede po kayong bumili. Pwede rin po kayong mag-beta kayo. Check nyo na po kung gusto nyo man mag-bet o kung gusto nyo lang pong mag-cosplay ng inyong mga favorite na heroes. Heroes, oo. Pero yun nga mga boss. Sabi ni Cedric, at ito yan, mas maganda mag-cast pag patay yung ilaw. Like, I'll like. Takot casting ka. Bahala kayo dyan. Ay, meron yung share yun ha, mga idol. Ayun na naman, tignan mo yung Nyx Assassin. Uy, di na naman ako nagalaw, guys. I'm frozen. Nyx Assassin, ang creepy. Wala ka ba yung trypophobia? Nakakaano kasi siya nakakakilabot. Yung set na itong Sinotail. Nakakaasar. Nakakapwisit. Ang takot ko na, yung trypophobia kasi para sa akin, yung mga nakalubog na bilog. Yung malalalim. Wag mo na, ako tayo, imagine ko, hayop ka. Buisit ka, na-imagine ko din. Dinescribe pa, dinescribe. Yung dissimulate ni Void Spirit. Bakit ta din tong site, ano? Pero din, di ka namin nakikita, naka-freeze ka dyan, tropa. Tsaka naka-freeze. Ano? Ginagaya mo kasi ako eh. Alam mo ako lang yung naka-freeze dyan. Ayan na guys, inaswang na po tayo. Uy, dito din ito, diba? Pero yan. Sige, go. Pero pakalala mo muna guys, on the side of Gambit FNG and his vengeful spirit, Alchemist, naku po, para sa kanyang dream. At GPK ni Alchemist, dream sa kanyang ever spirit. Exes vampire sa kanyang earth spirit, puro spirit pala, no? Meron sa kanyang void spirit. Tayo, para naman sa side ng OG, No Tail sa kanyang next assassin, Smail on Dragonite 3-3. Sa kanyang Beastmaster, Madara on that Gyrocopter and Saksa for that Pugna. So, Madara? Wait nga, pa-check. Wala si Seb. Saan ka nagpunta? 3-3 offlane tayo ngayon. Oo, ba't ang daming Mia, guys? But ang dami po nating nakita ang Mia. Uy, thank you po dun sa sinend mo, Nice Kev Gaming. Napaka-nice mo naman po. Thank you po dun sa viewer na sinend mo. Salamat, boss. Lot Mia, no? Ano yan? So, OG. Pero wait lang. Natutukan. Pero Madara, ang gandang kill niyan. Kung sakali man, that's the carry and the... Baga, yan kasi yung pag-i-investan dito ng OGN. Good thing, nabuhay nga ito. Good delay by Saksa right there. Totoo. Tsaka currently, nag-try lane pa naman sa top yung Gambit. Totoo. Kasi puro right-click na lang din ngayon yung pangharas dito ni Saksa dahil decrepify na yung kinuha niya eh, no? Right-click na yan ang atra right-click. Kasi kung hindi, pag-iisipan niya pa kung ano yung kukunin niya. First kill, magsiskanta siya. Pero teka lang, No Tail, makikita dito ngayon all of the supports are falling low. That stun won't connect from this next, but still, Madara will take FNG. Pero di pa rin naman sila tapos. Exes Vampire, gunulungan siya. Pero the Remnant will try and stop this No Tail. Pero Exes Vampire is falling low. Madara still wanted the kill. Ayaw niya ng isa lang. Gusto ko pang umisa. At itong si Exes Vampire makukuha ng Yata, Verify is there, pero that's the kill once again for the Madara. Pero, Nakansal yung TP ni Saksa, papunta din sa may baba. Pero, okay, nakill yun on the side of OG. The things nakita mo to si Madara, kinuha niya yung homing missile. Instead, yung mga maaasahan niya na skills pang farm, the first and third, diba? Kasi gusto talaga nila mag-all-in dun sa may kill na yun. Kasi, doon na sila eh. Diba may crypto dun sa gilid? Kumbaga, all-in na lang sila.
And tingin ko hindi naman din talaga mamamatay doon. Or magsyado sila ng gigil sa gyrocopter. E, paano nyo ipaburst yung gyrocopter, Dekre, ngayong kinuha ni Pugna? Diba? Asahan nyo yung magic missile every, ilan ba to? Every 12 seconds. Tagal. Tagal din nun kung sakali, no? Kaya hindi rin nila naabot yung timing para at least ma-burst down yung isang gyrocopter. Pero X is vampire? Ipit na ipit? No. Delikado, inahabol pa nga. And no tail wanted to take him down. But that rollout from X is vampire is good. Kasi mapipigilan yung OG sa kanilang dominance dun sa top. Tama. Kahit pa paano. At saka kailangan din talaga maging aggressive ng OG dun sa may top lane knowing na napigilan or na-cancel yung TP ni Saksa. Oo, isa pa yun. Nila kung ano muna yung, kumbaga, meron sila sa ngayon. Kesa naman, share-share sila na XP dyan. Walang mangyayari sa kanilang tatlo dun. Kumbaga, mag-gap lang sila. Kung hindi nila sasamahan ng aggressiveness, yung try lane nila dito on the top lane. And kitang-kita naman din nga natin na yung Void Spirit, isa pala yung nakukuha niya. Diba? Wala pa siyang nasi-secure talaga na kahit complete na wave ng grip dito sa taas. Kasi kanina, talagang ito, parang nagpupundar sila sa ano, sa pangaras lamang dito kay Madara. But the thing here is, nakapag-farm naman kasi ang isang gyro, the stun will connect pa para nga dito kay Void Spirit, there's the remnant. Kaso nga lang, Meles, mukhang may Meles dito sa TS. Kasi grabe naman dito. Eto, Madara is now on a killing spree. At X is Vampire, mukhang may isang pa. Ang gandang pagkakablock. That's gonna be double kill for Madara. And mukhang wala si Kenyang lahat, no? Meles na Meles eh. Wala kay Meles. Guys, mene-meles dito yung Void Spirit sa taas, ha? And early 4 kills on the side of OG. Kamusta naman ba yung Alchemist on the mid lane? 17-2, saktuhan lang. Pero kung sakali, dalawang lane ang bubuhatin niya dito. Kung sakali, hindi rin maganda yung maging laning phase dito ni Dream sa baba, ha? Pero ito naman si Saksa, siguro ngayon palang mapapahirapan si Dream. Kasi i-focus niya ng Decrepify. Pero si 3-3, ang ganda ng laning niya dyan sa baba. Kahit sabihin natin mag-isa lang siya kanina. Diba? Which is itong si Void Spirit, apat pa lang yung kanyang creeping siya ngayon. Yung last hits niya dyan. So, kailangan niyang questionin ng mga buhay-buhay. Pero itong si Nootel, nahigop na nga ng Remnant. But there goes the true good stun coming from this next assassin. Kaso nga lang, hindi siya mapapatay. Well, mahahabol. Pero kasi, mababa kill potential ng isang Earth Spirit alone. Oo. Ng ganito kaaga. Kailangan may plus one ninyo Void Spirit kasi alanganin pa na talagang pumalag siya ng pumalag. Kasi nag-gap siya at the same time, kailangan niya ma-secure din yung farm niya eh. Which is yun yung hindi niya nagagawa ngayon. Kasi nabubugaw talaga siya doon ng Nyx and even ng Gyrocopter. Uy, pa-arbor doon ng jacket ko. Boss, malapit na yung ilabas, boss. Order na lang ito ng size mo, boss. Robin Ray. Wow! Pero pag bayad lumabas, mo, boss. Boss. Order kita, boss. Bayad mo, boss. Pag lumabas, boss, matik, lista ka namin. Lista kita, boss. Uy, pero 33! Ilista mo na yan, sabi dito ng Gambit. Kaso nga lang, makakatakas daw siya. And he is falling low. Kaso di siya ma-finish off ng Gambit ngayon. At itong si FNG pa ang nanganganip. Diyan sa baba, there's the magic missile. But Saksa, may one take more. Him down. Saksa. There's the hit. And Saksa still alive and kicking. Di pa siya mapatay dito nitong si Dream. And there is the Nether Blast. Ayaw. Na kupo na. Bigyan na nga sa dyan ng Searing Chains. But, na-delay eh. Oo, at least diba? Na-delay. Kung baga tinry niya na lang din. Pinag-iisipan niya kung makukuha pa ba ni 33 yung kill doon. Kasi kahit naman na mag-decrepify siya sa sarili niya, tumatagos naman din yung mga skills ni Ember Spirit doon eh. Diba? So baliwala din. Kumbaga tinry niya na lang ng last Nether Blast kung aabot man si 33. Eh di goods para kahit napatay yung support dito on the side of OG, makukuha naman yung core ng gagat. Kaso hindi naging ganun yung trade na nangyari. Kasi hindi na rin siya denied ni 33. Mas nag-focus na lang siya doon sa napabayaan na farm ni Ember Spirit doon sa may baba. Para at least stable pa rin yung isang Beastmaster on the side of OG. Kaso, ayun na. Ano na to, ha? Oo, pwedeng-pwede yan. Ako po, Nether Blast na. Bukahan pa at tatlo sila dito ngayon sa may mid lane. There's the stun, but Sumail, masyado na siyang low. Ayaw niyang i-risk na magpunta dito, ganito, palalim. And that's really a good defense
by Gambit. Talagang tower hug lang ang nagawa ng isang alchemist dun eh. At saka wala na rin creeps on the side of OG. So automatically yung tower, sila na yung i-hit doon kung i-dive man pa man nila yung isang alchemist. Plus, pa-expire na din yung Elder Dragon form. Uy! Oh, the cooldown. But the remnant is there. Kaso, susulitin niya yung dalawang missile mula doon sa itaas. Pero, Melis ka talaga. Melis! Wala si Kinyen let, no? Pero Dream dito, napilita na kang mag-TP on the top lane. So, swap lanes muna siguro sila. Or at least, punta dun yung Void Spirit and then try nilang push yung tower. Tier 1 top tower ng OG. Kaso nga lang, hindi man lang din kasi na-provide ng harassment yun ng Void Spirit sa top card. Kaya kahit pa paano, kung sinong dumating dun sa side ng Gambit, mahirapan at mahirapan pa ding makapush. Yun nga eh. But for the meantime, this 7-minute mark, eh nasusulit talaga ng OG. They somehow shut down this GPK or itong si Alchemist nga. Kasi syempre, kahit naman sabihin mong ang taas niya sa net worth, still, na-neutralize siya sa mid eh, kahit papano. Ng isang... Diba? Totoo, and Alchemist nga ngayon, iniwan niya na yung lane niya doon sa may mid para at least magkaroon ng lane niya isang Void Spirit. Kasi... okay naman din, stable yung lane ng Alchemist sa mid. Pero once kasi na nag-jungle siya, na-provide niya ng stacks yung sarili niya. Baga mas masiyayaman pa siya dun eh, no? Sa mid kasi maaras at maaras mo siya eh. Dito sa jungle area, pwede lang niyang i-pop, tip-pop yung kanyang ult every time na meron. Pero kailangan pakaingatan ng gamit dito yung triangle camp nila. Ang daming stacks dyan. Oh. Alchemist. Pero kita na yun ni Notail. And mayroon din palang ward yung OG. Ayun oh. Ang gandang ward. Hindi hit kita para eh. Hindi kita lang. Earth Spirit being controlled habang kumukuha nga ng stats itong si GP. Kay kinakaba na ito ngayon. Del Madra taking down itong si Exes Vampire. Pero yun nga si Alchemist pa wala na yata rage niyan. Kaya nananakbo na lamang. At ito na nga po si Sumail diving deep as well. Lima sila dito ngayon sa may mid lane. Talagang ganda yung nakikita natin sa OG. No? All in sila. Minsan. Oo, lagi. Tapos sama-sama jutsu. Yung trip nila. And ngayon, yung stacks na na-provide para kay Alchemist, wala na naman siyang maaasahan. And Notel, binibuisit lang si Dream, hindi pa makakabot si Exes Vampire. Exes Vampire, kahit gano'n ka palos tong support na to, nasusolusyonan siya ng OG, no? Pansin mo? Uy! Sumail. Nakasipa sa taas! At then, try niyang mag-iron, ano? May TP siya dyan, kaso pwede siyang ma-neutralize dito ng ano eh, ng Gambit. Ayaw. Meron silang mga disables, but that is really a good one. Oh, pero Madara. Tingnan mo dalawa dyan. Dalawa yung Earth Spirit. Pero isa lang si Madara. Pero wala siyang pakialam. Kaya nyo ba? Wapakils talaga. Pero sa Aksa, pwedeng makuha dito ngayon Magic Missile. And there goes Saksa falling low. The Decrepify TP out. But uy, the Decrepify is not enough. Grabe mga Decrepify. Grabe mga Decrepify saves, no? Ayos na ayos. On point. And Exes Vampire. Dapat yung mga gantong supports on the side of Gambit, sila yung aasahan nila in terms of first 10 kills, lalo na may automatic pang-initiate, complete in terms of lockdowns. Pero kita mo naman, OG ngayon, sila yung mas umaarangkada, lalo na nagmamatter kasi ngayon, or ngayon natin nakikita yung impact ng kill na nakuha ni Madara kanina bago pa mag-start yung laning phaser. Dalawang outpost makukuha ng OG at the 10-minute mark. Hindi yun makokontest ngayon ng Gambit. FNG trying to escape and yes, makaka-TP out naman sa dyan. Pero the fact na at the 10-minute mark wala kayong makukuha plus 150 XP. Sobrang laking bagay nun for OG eh. Yun ba? Nga. Kalungkutan. Plus yung bounties oh. Ako po, yun pa. Bounties pa. Magbe-benefit naman yan dito sa may Alchemist ngayon. So, ano man, no? Nakakabawi pa yung Gambit dito. Investment lang naman din kasi sa farm ang kailangan ng Gambit dito. Lalo na at Alchemist pa rin naman na pick yan. And kumaga meron kasing expiration yung OG. Pero Sumail, multiple lockdown para sa kanya. Nasipa pa nga. And Sumail is falling low. No dragon form in that. The dragon will be slayed by Dream onto the top lane. And that's actually a good one from Gambit. Kasi si DK, siya yung space creator, magpo-provide para dito kay Cairo. Totoo. And kung hindi naman siya mag-online agad-agad, ma-neutralize siya, eh talagang babagal yung pag-online ng isang Jarum Amber. Tsaka good kill din talaga yun para at least makahanap ng safe spot
yung Ember Spirit dun sa may top lane. Kasi kung hindi, hindi yun iiwan ng DK hanggang sa maipush na yung tier 1 top tower ng gamit eh. Diba? Pero naku po, sa sarili mong lason, stun ka. Uy! Naku po, na-swap save siya dito nitong si FNG. Gusto na lang nilang pumalag. Kaso nga lang, no tail. Just wanted to fight. Nabugahan. Etong si Tropa nating Vengeful Spirit. But sa male, with a stun, GPK. Nabugahan ng dragon at patay siya doon. Kaso nga lang itong screen play. Nahabol pa nila. Sustained. Coming from Sasa is really good. Because the cooldown will connect. Sulit na sulit yung palawa. Para dito kay Void Spirit. Meles ni Meles siya doon sa tatlo. Meles talaga. Ang nangyari doon. Kaso sa male, masyadong malalim. Pero na naman si Saksa eh. Oh, grabe Saksa naman talaga. Grabe, oh, good no. Initiation coming from OG. Pangit din na naging pasok doon ng gamit. Di nala na-anticipate na sobrang dali pa lang maka-back up ng OG dito sa my mid. Mabilis ka lang eh. And eto si Dream, kahit na meron kasi siyang global presence, kita mo hindi pa rin siya sumama doon sa may teamfight na yun. Kasi alam niya, kailangan niyang mag-farm pa eh. Kung sasama siya at namatay siya, sobrang risky nun. And mawawala na ng sobrang laking bawi pa yung gambit. Oy, even yung Ember Spirit na FNG! FNG? Papapatay pa yata pero bumalik na sa dating. To, naging tao. Oo. Bumalik na sa dating niyang anyo. Pero, etong OG. Ang lakas din mag-push na OG, no? Oo. Kumbaga kasi, nabaliwala din yung kalakasan or amplified farm ng gambit dahil nga, na-invade agad ng OG yung jungle area dito ng gambit. Kaya yung Alchemist ngayon, expected sana nating maagang mag-online and maaga natin makikita yung impact hindi Roy. Natin makita sa ngayon. Though, siya pa naman yung pinakamayaman sa ating net. Understandable yun eh. Oo, pero dahil kasi yun sa may grid niya. Pero yung deaths niya kasi taas din. GPK, hinuhuli din naman ang Rem na tool connect para nga dito kay 3-3 kasi tower will be taken down. But itong si Void Spirit, tama. Pag 3-3 pa nila dyan, there's the Roar and tama yun sa dalawa. But itong OG, laban pa rin talaga sila. Magnetize will be popped right now kasi nga lang ito. Si No Tail will have to fall back. And there goes the Rem na tool connect. There goes Earth Spirit being controlled onto the other side of this area. And GPK, ginugusto ng OG 4-4-2. And dalawang supports lang ang nakuha sa OG ngayon. Sobrang well played ang OG dito. And tingin ko kahit may pangtalo naman sa backlines yung gamit dito para mauna nila si Saksa. Kaso, hindi nila nasusulit eh, no? Kasi si Saksa yung nakakauna sa kanila. Wala ding mga nakalagay na at least early detection yung gamit. Kasi automatic yan eh. Diba? Na kapag ka meron kang Nyx Assassin na kalaban, magpapakalat-galat yan sa may jungle area nyo or dun sa side ng mapa nyo. Pero yun ata ang kinukulang ng gambit dito. At least hindi sila makapaglagay ng detections para ang maunahan nila yung Nyx. And then yung etong si Saksa sa kanya pugna. Kasi yung, ayun, andun yung saves, kumpleto sa supports dito na OG. Yung saves, yung mga disabled. So pagka nabosset nyo yan, ang aga nyong may, kumbaga, sobrang vulnerable dito ng course ng OG. Pero ang nakikita ko kasi ngayon dito for the gambit, kailangan talaga nilang mabigyan ng matinding attention ang isang Alchemist, 'di ba? Kasi siya lang talaga yung magiging mitsa ng ng gambit para alam mo yun, para sumabog and mag-perform well dito sa ating game. Totoo. Ano na bang item ngayon ng Alchemist? Radiance naman na siya. Pero yung Ember Spirit Vessel nakaka-facing. Here is the Remnant, but itong si Meles, mabibigyan yata. Minimeles siya, pero makakatakas siya ata muna ang isang Void Spirit. Astral Step is on cooldown at 21, but the Life Drain is just on point. Saksakan ka nga ng galing. Diba? Sabi dito ni Carl Vincent, kahit sino mapuntang players sa OG Solid, di nag-iba yung chemistry. Eto ah, tinatlo, inapat. Oh, the swap on the 3-3. He might die, but the sustain coming from Saksa is really good. Bentang-benta yung si Saksa. Kaso nga lang, ayun na, nabigyan. But there goes the DK. They wanted to take someone in exchange. And the Finji will be taken down. But this Alchemist being chased by the OG. I'm a hot dog. He'll be able to TP out. Totoo. Yus ko, para lang sa isang hero na matake down, nag-all-in na yung gambit dito. So, ganun natin makita.
kung gaano nakahirap yung Gambit sa ngayon. Tsaka natakot na rin dun yung Gambit na mag-commit pa ng another kill. Kumbaga makaka-out naman na sila. Kasi Emperor Spirit, wala na siyang mana nun. After niya mag-all in, dito kaya 33, wala na siyang maibigay eh sa other course ng OG. So back regen, puro ganun lang yung pwedeng gawin sa ngayon ng Gambit hanggang sa makapag-invest na sila sa kanilang mga course. Yun nga eh. Pero mga besh ha, BKB queued up for this Ember Spirit. We know that it's a great item. Pero kasi pagka inuuna mo na yung anong tawag dito, yung mga ganyan. Mga defensive item parang may mali na talaga eh. Diba? Papatanong ka na din, pero Ember Spirit already have that vessel, which is a good item against the DK. Tignan natin paano nila utilize. Kasi Alchemist, naku po! Ganda namang naku po, kontrolado eh! Ang ganda ng mix eh, no? Plus yung Hawk, oh. Oo! Oh. Wala talaga silang panghuli sa mga vision na meron dito yung OG eh. Yung mga sentry wards nila, kita mo na dead ward lang. Kasi kalat-kalat din yung sentry wards ng OG dito sa jungle area ng Gambit. Pero GBK, pagka nahuli to, naku po, madedelay pa yung kanyang BKB. Ano huli nga, impale? Uy! 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 Na-stun pa nga! And GBK is no, he's got nowhere out! Tiyo, tinayo na lang niya. Oo, wala na din eh. Wala na eh. Oo. Tagal ah. Kunwari lang tumagal siya sa Gidli. Pero 9k gold lead on the side of OG. Very unusual. Sila yung walang alchemist. Pero kita mo naman kung gaano kalamang nasa ngayon yung OG dito. Pero at least naman meron silang Ember Spirit na pwede silang pwedeng gamitin ng gamit para makapag-cut sila ng creeps later on and ma-delay yung game and di makapag-high ground yung OG. Kasi sobrang lakas pumunta sa OG. Beles! Ganda ng pagkakakuha niya doon. But there's the canopies will be given and there's the stun while no-tail. Just zoning out the melee, it'll just TP out. Alam naman talaga ni Nautil na wala na siyang pag-disable dun. Puro mga duro against the world, oh. Ngay! Wala mo diba? Talaga, may... Brad, wala ka sa Shippo din! Brad, wala ka sa Shippo din, baka muna! Diba? Pero, nagiging immortal na din dito si Madara ngayon, given nga na hindi na siya mapatay-patay as of this moment dahil nag-snowball ng tuluyan ang OG. Totoo. Nahihirapan na nga dito yung Gambit kasi pag gumalaw ang Gambit, kailangan nilang gumalaw ng sama-sama. Hindi nila kaya pa isa-isa tulad na ginagawa ng OG pero That's kill. Actually a good kill. On to Saxa, Madara together with 3-3. They're chasing someone down but Excess Vampire will have to roll out. Pero itong si Dream, pari nilang makapit. Nice, that disabled but the remnant out is there at pagulong-gulong lang si Excess Vampire. Grabing pambobosit ang ginagawa niya while no-tail. Searching someone, kaso low na low ang kanyang mana and he'll just drop some wards right there. Wala nang mahuli dito pero yung Earth Spirit pwede pa mahuli yan later on dito kung mahuli ng or kumbaga maka-cut off guard ng OG. Pero kamusta na ba yung Alchemist? May BKB na ba to? Kanina pa naka-queue BKB niya, nadedelay na eh no? Okay. Nako. Pero may sinabi si Zel Gayomali, 5 kages nga hindi kinaya si Madara, 5 na baog na hero pa daw kaya. Mukhang gano'n na nga at FNG, eh nabibigyan na dito. FNG yung judge yun, di ba? Pero taga lang, ito si No-Tail, mukhang kayo na nga, nabigyan na. And Madara, nagbibigay pa rin ng sakit ng ulo sa Gambit dito, plus si Saxa talaga. Grabe yung mga sustain niya dyan, Sid. Samantalang dito naman sa bot, pumupush na yung OG. Walang pake, meron pa sila Aegis advantage dyan ha. Kumbaga hindi makakontest-contest ng Gambit ngayon, nanonood na lang yung Gambit. Ina-try nila yung best nila, at least ma-delay yung pagpupush na OG. Pero meron naman swap set up yung mga na-hapdog si Melis. Nakita niya si Melis! Melis me! Uy, ginagawa mo dyan, Sebi! Melis ka tuloy! Pero yan! Visit and Renta dito sa my meet ngayon yung OG yes. Team kinatry niya lang talagang i-delay yung game kaso isang bato niya palang na skill lubos agad mana niya swap they wanted more pero GPK papalag pa din kaso nga lang Madara the damage hindi nila makontain yun ngayon and it's very overwhelming for the side of Gambit na papabak na lang sila Excess Vampire na habol pa at ito yung dragon na naka BKB ngayon hindi siya mapigilan it's gonna be Sumail on a killing spree and that's gonna be the GG called by Gambit Well played
Well played. On the side of OG, almost mga parang one-sided game na lang din yung nakita natin eh, no? Alam ni kasi na OG, kaya nilang at least in-open up yung Alchemist dito. Alam nila kung paano i-shut down. Kasi ang ginawa na OG, dined lane yung top, yung mid mayat maya nilang ginagankan or napapatay nga even sa lane si GP, sa mid lane si GPK, di ba? Wala at least Trumerespo para makapag-gank dun sa kanya, dun sa may mid. Kumbaga, hindi nila nasulit yung Alchemist na pick kasi mas naging agresibo yung OG in terms of laning phase. And sobrang laki talaga ng factor na naidagdag sa pagbo-boost ng farm dito or sa pagiging maganda ng simula ng isang gyrocopter. Yung 2 kills na nakuha niya doon bago pa mag-start yung laning phase. Diba? Kasi the moment na nakuha niya yung kill na yun, nakakuha siya ng kahit at least rate band, ang kanyang mga items. And then yung si Void Spirit sa top, wala talaga siyang silbi, guys, kung napanood nyo naman yung game natin ngayon. Hindi siya makalapit sa lane niya. At least XP na lang sana ang makuha niya. Hindi niya pa makuha dahil grabe si Notail and si Saxa. Plus yung mga saves ni Pugna, mas maganda at least pang first 10 kills yung supports ng Gambit. Pero kasi ang ganda ng positioning palagi ni Saxa, yung mga decrepify saves, life sustain niya, sobrang sulit. Plus si Notail, hindi kasi, kumbaga naghahanap ako ng detection on the side of Gambit. Kaso, yun yung siguro hindi nila nalagay rin agad kasi, yun nga, naging mahirap. Nade-deward lang kasi ni Notail. Nade-deward plus ang hirap din magpundar ng detection items as support sa side ng Gambit kasi support nila FNG 08, Excess Vampire 06. Umaga ganun sila kahirap, hindi sila makapag-spam ng madaming sentry wards around the map para at least magkaroon ng safe na mapag-farma si GPK and even si Dream. Pero well played pa rin on the side of OG. Lahat sila commended, guys. Lahat, kahit sino nasa OG, nag-work yung chemistry. Yun nga eh, kahit sino ilagay mo dyan. Pero yun nga, since yun ang ating game number one, eh mga boss, meron pa po tayong game number two. But before we have a quick break, shoutouts muna dun sa ating mga sponsors. Predator, Steel Series, syempre, Dota 2 Hunt, check out our referral code, LuponWXE, for your flip. Okay, so flip games and the jackpot games, check out the Dota21.com and use our referral code LuponWXC. And syempre, kung nagpapanalo naman po kayo, pwede nyong i-check yung ating Let's Bet. That's gonna be facebook.com/betaballs para sa fast, safe, and secure na transaction. Pero kung gusto nyo naman, guys, ng real money betting, syempre, dito na kayo sa loot.bet. Gamitin nyo na rin yung aming bonus code na Lupon po, L-U-P-O-N. And kung may mga dagdag katanungan man po kayo, pwede po kayong mag-PM sa Facebook page ng Kuya Nick. Napin nyo si Timo o kaya si Jack. Okay, sagutin po nila agad kayo, mga idol. Check nyo na yung loot.bet. Game number 2, magbe-bet po ulit kami. Pero sa ngayon po, we'll be right back for a short break muna po. Thank you, Peace. Careless. There we go.